Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Ako, may kakwentuhan na naman tayo, kababayan natin na bagong dating lang dito sa Canada. As in, mga 1 week pa lang siya dito. Isa po siyang sushi chef. Nako, dyan po sa Banff, Alberta. Nako, napakaganda doon ang swerte na kanyang workplace because para kang nasa postcard, sabi ko nga sa kanya, araw-araw. Okay, bilang bagong dating po siya dito, ang pag-uusapan natin with him, ay light lang, kumbaga first impressions niya pagdating dito or tungkol sa Canada. Galing po siyang Dubai. Alam mo, para napapansin ko, marami tayong mga kababayan mula sa Dubai and UAE na nag-decide mag-move dito sa Canada and other countries where there is a chance to be a permanent resident or citizen. Okay? Papasok ko na po siya. Siya po ay si Keith Aranguez. Welcome to Canada, Keith. Tinanong ko nga kanina si Keith, baka may jet lag pa siya. Dahil mga 1 week ka pa lang dito, no? Pero nag-work ka na agad. Tama ba? Opo. Start na ako. 4 days na ako nag-work. 3 days na ako nag-start sa work ko. Okay. Sige. Si Keith ay sushi chef for about 8 years. Tama ba? In Dubai. Opo. Okay. Pakakwento nga, paano ka naging sushi chef in Dubai muna? Start talaga. Hindi talaga ako naging sushi. Start ako ng server sa Dubai. Mm. And then, nung nakita ko yung sushi, nahawakan ko yung bamboo at saka yung kutsilyo ng isang sushi, parang nalapat percent ako sa trabaho na yun. Kaya sabi ko sa sarili ko, eto na. Gusto ko itong matutunan na trabaho na to. Pag-iirapan ko to. Kaya nag-practice ako ng practice. Kaya nakita na lang na may potential ako. Na-promote ako that time. Oh. Bilang sushi. Wow. Tapos, nagtuloy-tuloy for 8 years. Tama ba? Were you happy in Dubai? Happy ka naman dun sa Dubai? Oh, happy din ako sa Dubai. Sendin din yung pamilya ko, mami. Oh, nandun na. Akala ko baka nasa Pilipinas. If you are happy in Dubai, why did you decide na nako pero kailangan mong or gusto mong lumipat ng Canada? Eh, sa Dubai kasi, trabaho-trabaho lang talaga. Mm-hmm. Kasi literal na trabaho lang. Eh, dito malaki yung future ng isang pamilya dito ibubuki. Dito ko maninirahan, igawa ng may PR. And, libre yung pag-aaral sa Dubai. It's not free. You need to pay. Okay. Mahal yung pagpapaaral. 8 ma'am. 8 na, so binabayaran mo na yung school niya pala doon. Yes po. And Dubai school is very expensive. Not cheap, really. Sobrang mahal magpapaaral doon. Bis na lang ako dito, libre yung pag-aaral, yung medication, and everything. I decided na gusto ko talaga makapunta sa lugar niyon. To settle down. Okay. Why Canada? Sabihin nila. Kasi merong ibang mga bansa. I mean, New Zealand, Australia. Was there anything specific about Canada? Or in-applyan mo rin ba yung iba? Anong nangyari? And, usually lang kasi nakikita ko kasi sa kuwan ni Canada yung maganda. Gusto nilang bumunta ng Canada, nagawa ng special yung panahon. Malamig. Makita ka ng snow dito. Siyempre, galing ako sa 50 degrees down to minus 10 na ngayon. Oo nga, by the way, si Keith ay nasa Banff, Alberta. Nako, nag-snow. First snow nila kahapon for this season. At first time ni Keith maka-experience ng snow. Tama, no, Keith? How was it? First time makakita ng snow. How was it? Siyempre, sobrang amaze ako. Sabi ko, sa wakas, sa tagal-tagal ko na sa mundo, nakakita rin ako ng snow. Ay, naku, sa mga maghahandang pumunta dito, prepare your winter clothes always. And ako, ang personal advice ko, Keith, ewan ko kung ginawa mo to. Yung mang galing lalo sa Pilipinas pala, ako kasi nung first time ko magpunta dito, debili ako na makakapala jacket sa Pilipinas. Pagdating dito, alam mo, hindi sila kasing protective sa lamig. Hindi ko maintindihan, but winter clothes here are built differently. Hindi sapat yung kakapalan ng mga nasa Pilipinas. Hindi ko alam kung material. Oo, hindi talaga. Oo, kasi nung one-time sa akin, may nagsabi din sa akin, mga kailala ko, tumabili ko na ng winter dyan, ganito, ganyan. Kasi bumili ako. Pagdating ko dito, parang tagos na tagos pa rin yung lamig. Oo.
Oo, talagang ang ina-advise nung iba, punta ka dito, either if you have extra budget, dito ka bumili, or alam mo, makakahanap ka ng mura in second-hand stores or online, yung mga ganyan dahil necessity po talaga siya. Okay, anyway, so how has it been? 1 week ka na sa Canada, ano ang first impressions mo dito comparing your life in Dubai? Siyempre, parang na-culture shock ako dito sa lugar kasi siyempre sa Dubai, puro building lang makikita mo dun. Literal building lang talaga. Highway building, then crowded na area dito. Makikita mo, wah, ang ganda. Siyempre, parang sabi yun. Kasi sa Pinas din, marapit din kami sa bundok. So parang bumalik sa akin yung alaala na nasa Pinas ako. Eh, parang sa amin lang ito, makikita mo yung mga bundok. Oo, alam nyo. Dito na talaga ako titira, na-decide na sarili ko. Nakaka-in-love talaga ang Banff. I've been there once, Keith. Sabi ko nga, para kang nasa postcard. Paglalabas ka ng bahay mo, parang yung mga kumikinang na mga bundok, nasa paligid mo. Di ba, Keith? Tama? Para kang everyday Christmas sobrang card ganda. Ang dating. Sobrang ganda. Tsaka isa yung nanonotice ko dito, ah. Parang hindi mo walang masyadong pulis. Sabi ko, ano itong lugar na ito? Parang wala akong nakikita pulis. Ganito din, pala safe dito. How about your work? Work-wise, kamusta yung comparison ng kita? I'm sure, syempre, finactor in mo yan nung nade-decide kang lumipat. Syempre, dito, nagulat din ako kasi sa Dubai kasi, I work there around 12 hours almost every day. 12 hours almost every day? 12 to 10 hours. Every day yun, ha? Araw-araw yun, ma'am. Meron, isang day off lang sa Linggo. Okay, Doon. Tapos dito, kuan ko, 7 hours lang. Yung parang papasok ko lang, tapos may uuwi ka na. Sabi ko, ha? Uwi na ako? so parang you have more time for yourself. Oo. Sabi ko, parang ang gaan naman dito magtrabaho. Pero the pay, baka sabihin nila, ay naku, ibig sabihin, baka mas lumiit ang sweldo mo kung ilang oras. Hindi. Kumpara sa sahod dito, tumiple pa nga eh. Kung sa sahod, about, doble, triple pa abutin, about salary yung pag-uusapan nyo dito. I'm not sure, I've never been to Dubai, pero kamusta ba ang cost of living doon based on your experience? Tsaka ano ang assessment mo ngayon sa magiging gastusin mo dyan? Kasi mataas din talaga ang cost of living dito sa Canada. Hindi naman natin dinideny yun. Oo, especially dito sa Banff. Nagulat din talaga ako sa mga price. That's a tourist destination. Ano yan eh? Parang marami ding may bakasyonan dyan. Medyo pricey area yan. Oo. Medyo pricey talaga. Kahit aminin mo natin, kaya sabi nila lahat talaga, medyo pricey itong area na to. Sa Dubai din, hindi naman ganun din kang mura dun. Accessible yung mga bilihin. Pero, may specific price din talaga ang mamamahal ka. Especially ka, isa ka nang magpaparal ako sa Dubai. That sa UAE. So, medyo malaki din yung cost of living ko. So, pumunta ko dito, depende lang naman kasi sa tao yun eh. Magiging practical ka lang. Correct. Huwag kang maluhok. Lahat naman talaga may presyo eh. Depende lang sa'yo kung paano mo gamitin yung pera mo eh. Correct. Oo nga, kahit sa Pilipinas, inflation rate, halos pareho din naman ng tinaas ng presyo. Kasi yan din actually, Keith, gusto ko itanong sa'yo. Dahil marami ngayon, parang padami ng padami nga ang mga nagsasabi. Naku, hindi na maganda sa Canada, huwag ka na dapat magpunta sa Canada. Ibang bansa na lang dapat ang puntahan mo. Yung mga ganyan eh, I'm sure nakarinig ka ng ganyan. Oo. Nakarinig na ako gawa ng mabanday ang ekonomiya dito. Pero kadalasan, yung naririnig ko dyan, yung hindi pa nakapunta dito ah. Tama ka, oo. Ito lang. Eh, kadalasan yung mga gusto mong kape dito pero hindi pa nakukuha. Kaya ang dami sinasabi nila. Kaya subukan siya. Kaya dito na ako, gusto kong sabihin sa akin, subukan niyo muna dito para malaman nyo. Hindi yung nauna yung salita nyo. Okay, ano ang plano mo naman for your family? Sabi mo kasi, no, walang future basically sa inyo sa Dubai. Even if you like it there, wala kayong chance to be permanent residents. Gano'ng kahalaga ba para sa inyo na maging permanent residents sa kung saan man ang pupuntahan ninyo? Bakit sabihin nila, kung sushi chef ka, bakit hindi ka umuwi ng Pilipinas? Baka pwede ka magtayo ng sarili mong negosyo doon. Mga ganyan. Magtayo ng negosyo sa Pinas, parang hindi pa prepared ako sa sarili ko, pero financially, hindi pa talaga. Kasi sa Pilipinas, malaking sugal lang maging negosyo dun eh. Alam naman natin yan eh.
Oo. Napakalaking risk yun para manigoso ka sa Pinas. And sa Canada, anong gusto mo for your family there? Gusto mo ba dyan kayo talaga sa Banff? Or do you think of maybe eventually mag-move out din kayo? Kunyari, meron kang pagkakataon to transfer? Ay, meron naman akong opportunity sa iba. Why not? Then mm-hmm. kung mas okay yung income, why not? Why not? I-grab ko talaga yung opportunity na yan. Pero sa sa ngayon, gusto ko muna silang makuha sila dito, tapos magsisettle down muna kami. Tapos yung pinaka-importante, makapag-aral yung anak ko. Yun lang naman. Yung, walang bayan. Libre. Pero education ng anak ko. Oo nga eh. Alam mo yung ibang mga anti-Canada, sabihin nila, libre nga. Pero college naman, walang libre dyan. Alam mo naman yung mga tao. Anong say mo sa mga ganyan? Sabi ko, wala naman talaga. Sa tutusin nga, pero maging kontento na nga tayo, maging masaya tayo, may libre pa tayo hanggang kuwani, grade 12, kung tutusin, wala naman talaga lang libre. Tinuturuan na yung anak mo. Nililibre ka pa, isipin mo yun. Di yung pagdating ng college, dapat handa ka na. Di yung, tsaka mo naisipin, paano ba yato? Nag-aaral ng college anak ko. Di yung ganun. Dapat prepare ka. Tapos balikan ko, Kitty, yung sinabi mo sa workplace pala, no? Parang 7 hours lang. Ano ang first impressions mo sa pagtatrabaho, sa workplace mo? Kasi isa yan sa pinagmamalaki ng Canada, no? Parang work-life balance. Dito, hindi masyado uso ang OT. Siyempre, in some cases, ha, kasi may mga restaurants na talagang matagal lang operations, may mga kakilala ko medyo gusto nila din, nag-overtime, ganyan. Pero dito, you can say no to overtime, hindi ka, they will not take it against you, mga ganyan. Ano ang pakiramdam mo sa mga bago mong boss, co-workers mo, sa kultura? Sa kultura. Sa amo lang, super bait, wala akong masabi. Sa amo? Kasi, oo, late ako lang Pilipino talaga dun. Wow! Puro sila hapon. Oh, ang nahihirapan lang ako, nag-adjust ako sa communication kasi medyo hindi sila ganun ka straight magsalita ng English. Yun lang, medyo. Pero sa ugali, wala akong masabi. Sobrang bait nila. And then sa, mas, yun nga, yung sabi ko kanina, mas marami pang oras yung tinatambay ko sa bahay kaysa nagtatrabaho ako. Kaya talagang napakaganda pag may pamilya ka dito, mas marami kayong time. Oo, baka pala may mga nagtatanong, Keith, how did you, paano ka nakapunta ang Canada? Anong status? Saan ka nag-apply? Nag-apply ako sa, actually, siguro, talagang tinadhana talaga sa akin yung time na yun, yung Canada Advantage talaga. That is, may guest po ako na yung founder ng Canada Advantage. And I will be open about it. Doon ko nahanap si Keith. They referred me to Keith. Baka sabihin nila, may bayad to. Wala tong bayad dahil hindi rin ako binayaran ng Canada Advantage. We're just basically trying to gather stories pa rin po. Canada Advantage is a parang an agency, placement agency, employment, education agency. Tumutulong po sa mga tao, hindi lang sa mga Pilipino na gusto makapunta ng Canada through different pathways. Okay? Si Keith, paano ang naging pathway mo? At paano mo sila nakita pala? Ba't ka napunta ng Canada Advantage? Actually, pumunta sila ng Dubai. Usually, nag-focus sila sa student visa. Yeah. Want to study in Canada. And then, there's one stop in Canada Advantage na kakilala ng yanan ko. Okay. And then, na-refer na lang ako doon. Tapos pinuntahan na namin. Pumunta ako doon. Tapos pasa ako ng CV. Kaya doon siguro parang nabigla siya. Sushi-chef. Sa lahat ng application. Ako lang yung nag-apply na sushi-chef. Dahil sabi ng sushi-chef ka. Ni Ma'am Banji. Oh, yes, ma'am. Okay, come. Tapos in-interview doon na. In-interview ako. Nang tuloy-tuloy na. Hinanapan ako ng employer. Parang, sila naghanap for you? Opo, sila. Sila yung naghanap sa akin ng employer. Tapos, in-skid nila ako for interview, in-zoom lang. Tapos, yun na. Actually, hindi nga ako nagbayad agad eh. Nung process na yung papel ko na hire na ako, hindi ako nagbayad agad. Kasi hindi ako siningil nila.
Lumabas pa yung lamia ko, tsaka ako nagbigay ng pera. Hindi lang ako pinush yung magbigay na nito, ganyan, ganyan, magbigay na, hindi. Oh. Ako usap na yan. Kusa ko ng loob na yung pag nung handaan ng pera ko, binigay ko na lahat sa kanila. Pinagkatiwala ako na. Oh. Kaya yun. Wala lang 3 months, no? Bas visa ko. Nung ganun kabilis. Sila lahat gumawa ng pangangailangan sa pag-process ng visa? Sila. Lahat. Sila lahat. Lahat. As in, wala na talaga akong ginawa. Sila na lahat. Yung ginawa ko na lang, yung magpunta sa Dubai, yung magpa-fingerprint, magpa-stamp ng visa, yun lang. I see. So technically, Keith, ang pathway mo dito is work, ano ka, work permit? Ano ba? Work permit po. Lamia. Work permit. Okay, syempre, ang tanong ng marami dyan. Parang ang dali naman yata, Keith, nang nangyari sa'yo, no? Nagbigay sobra, ka nalang resume sa isang sobra agency. Dali. Tapos sabi mo, hindi ka pa nila siningil. Parang lumabas sa papel mo lahat. Doon ka nalang talaga. Oh, doon na ako nagbayad. Oo. Oh, oh. Mahal ba? Yan ang tatanungin ako, Keith. Baka man sobrang mahal dahil wala kang ginawa. Yung sa lahat ng agency na natanungan ko, ano dahil sila lagi yung pinakamura. Kasi sa tututusin lang, sa Dubai, yung binayaran ko sa Canada Advantage, doble nun yung placement fee doon. Oh, okay. Halimbawa, yung binayaran ko sa Canada Advantage is 18,000 dirham. Sa Dubai ng mga agency, magkukosta mag-range about 30,000 dirham to 35 to 40. Okay. Yung work permit lang ha, ng mga application, ganyan ang mahal yung mga kuhan dun. Oh, nako, pero magkano yun? Sorry, hindi ako familiar sa conversion ng... Around 6,300 Canadian dollar. 6,300. 6,200 something like that. Mabigat. Pero sa Dubai ka mag-a-apply noon, magta-times 2 'yun ha. Kapag sa iba ka nag-apply. Oh, yung mga nag-inquire ko ng iba, na natanungan ko, around 12,000 Canadian dollar, 13,000 Canadian dollar. At saka nanghihingi ng down payment muna. Yung iba, eto wala. Oh, eto wala eh. Yung nabuo na pera ko, binayad ko na lang. Oh, and you only paid. Siyempre, nung nahanapan ka na talaga, kung wala silang mahanap, wala ka naman babayaran, hindi ba? Wala ka na. Diyan ako nagbayad nung talagang nahanapan na ako ng employer, na-release na ako ng contract ng employer. Mm-hmm. Diyan na. Tuloy-tuloy na yun. Tapos, basta ang importante lang talaga, huwag ka lang makulit. Yung iba kasi makulit eh. Oh. Ano ibig mo sabihin? yung parang undecided sa sabi, ano pa kailangan mong gawin, ma'am? Paluwap na po yung kuhan, ma'am. Papaluwap ko na po. Ano pa? Kumusta na po yung mga ganong tao? Oo. Yung ayaw mga pag-intay. Dapat kasi, dapat mag-a-apply kasi ng agency. Full trust mo na yun. Huwag kang karmalanganin sa sarili mong gusto mong atat na atat ka makapunta agad dito. Hindi man nung ganyan ng kadalian eh. Oo. Iba kasi medyo atat eh. Ikaw naman, excited tsaka, lang sila, excited. Tsaka, ang advice silang talaga, i-follow nilang yung sasabihin ng agency. Kung kunin mo to, kunin mo agad, kunin mo yan, kunin mo to. Yun. Smooth na smooth yung proseso mo niyan. Promise. Okay, pero, oy, mag-ingat din yung mga nanonood sa atin, ha? Merong mga nanoloko ng mga recruiter. Ah, kasi si Keith, yeah. Mo, nagpunta sa kanila, sa Dubai, yung Canada Advantage. I have another episode, ayun, with the Canada Advantage, about yung mga nagsascam. Naku, meron tayong mga nalokong kababayan, halimbawa, dun sa Hong Kong. Sobrang dami. Pinapunta ng Canada, nagbibigay agad ng hundreds of thousands of pesos. Pero wala. Nako po. Kaya mag-ingat kayo dyan. Panoorin nyo yung episode ko on how to spot these fake recruiters. Meron ka bang experience na ganyan, Keith? Baka may lumapit sa'yo tapos kaduda-duda? Oo, marami. Several times na. Siyempre, lalo na yung mga kayong mga may bigla na natatawag sa'yo na ganito, ganito kami ganyan, may mag-chat-chat sa'yo. Kasi siyempre, hindi lang sila bigla na lang may opera kong trabaho. Ganyan. Mm-hmm. Tapos ganito, ganito, bayad. Tapos nga ganun. At say, one time, naloko na rin kasi yung pad ko eh. Side ng sa ako. Oo, oh, no. Parang kiwit niya. Na-scam na rin dati. Medyo malaki na din. Oo, malaki. Malaki din na gastos nila. Tapos at the end, wala pala scam. Canada din yun.
Nako po. O yan, mag-ingat. Kaya nung na-time talaga na nag-apply ako sa Canada Advantage, sabi ko, huwag naman sanang maulit to. Sabi ko, pagkakatiwala ako na lahat o lahat. Kasi hindi naman ganun kadali humanap ng pera talaga. Mm-hmm. Ang mahalaga doon, hindi ka nga sinisingil. Eh. Nako, basta kapag naniningil ng pera, think twice, thrice before letting go of your money. Pinagkakatiwalaan mo lang dun, yung lukso ng dugo, eh. Sabi ko, parang totoo naman ito eh. Hindi naman ako inakaban or whatever na parang may doubt ako eh sa agency na ito eh. Sabi ko, buhos ko na ito lahat. Sinugal ko. Kung sa baga sa isip ko, sugal ko na ito. Oo, oo, oo. Pero okay, so nandito ka na ngayon, 6,000 plus sa Canadian dollars is still heavy ah, malaki pa rin po yan. Palagay mo, bago ka pa lang dito, alam ko, sulit ba palagay mo ang iyong inilabas na pera? Based on my kuan, sa mga tinatanong ko about sa sahod, tapos about sa oras, about sa mga, siyempre may extra pa kaming kuan, may yung mga tips-tips, ganun, medyo malaki din kasi yung tips na nakukuha nila around 1.5 to 1.5 million dollar. Tips alone? Oo, oh, monthly. Wow! Kaya sabi ko, mababawi ko to, within siguro 3 months lang o 2 months, makukuha ko na to. Wow, ang galing naman. I think, Keith, ang isang pula ko lang, dahil na sa Banff nga, it's a tourist destination eh. So talagang madalas, siguro you have a lucky employer, yung boss mo, yung restaurant. Oo, sobra na. Wala akong masabi. Actually, they're serving here in Banff Sushi with, 20 years na sila dito. Oh. Ganun na sila katagal, yung resto nila. Okay. Nakihalubilo ka na ba sa mga, ewan ko, siyempre nasa kusina ka, but yung mga customer dyan, yung culture, mga kapitbahay mo dyan. Ulat sila. Kami noon na, uy, may kamayo na pala dito. May Filipino na palang sushi. Kasi minsan nagagawa ko ng sushi. Tapos, siyempre, di ba, parang kapon, mall muslim lang yung mga kuha natin, eh, mga aura natin mukha eh. Alam natin. Ikit lang sila eh. Tapos, bigla na siya magulat kung isasalita ako ng Pilipino. Sabi, uy, kamusta po kayo? Uy, meron na palang Pilipino dito, kailan ka lang. Yung mga regular guest nila. Kasi marami din silang regular guest eh, mga Pilipino. I see. Okay, well, yun lang naman. Meron ko bang gusto i-share na baka meron kang interesting na encounter dito? Basta magtiwala lang kayo sa mga agency especially yung gusto nyo mag-apply dito kasi although malaking pera, big amount talaga yung i-rest nyo. Kaya siguraduhin nyo muna yan bago kayo pumasok. Oo. Ay, nakalimutan kong banggitin. The reason why itong Canada Advantage, kahit na sinasabi ni Keith, no, mas mura siya kumpara dun sa pinagtanungan niya, pero wag natin i-deny, mabigat pa rin yan sa bulsa, di ba? Merong tinulungan ka ba nila to settle in? Hindi natapos dun sa pag-apply mo lang sa hindi. Sa hindi trabaho mo nung nakuha ka nila, nila ng trabaho, baka sa B&B. Pinuha nila ako sa airport, hinatid nila ako sa employer ko, hanggang sa bahay ko. Talaga, hanggang sa last stop na ma-stayhan ko, doon nalang ako natin hanggang sa huli. Okay. Did you find your place? Ikaw naghanap ng apartment mo? Sila. Ang bahay ito ng kuhan, parang accommodation ng employer ko. Okay, walang swerte mo, Keith, no? And you seem very happy and just relaxed. Sana magtuloy-tuloy yan. Sana. Kasi for now, you seem happy with your decision. Tama ba? Opo. Good luck sa iyo, Keith, and congratulations. Tingnan mo niya, sabi niya, siya lang ang nag-iisang Pilipino. Puro Hapon ang kasamahan niya dun sa kanyang restaurant bilang isang sushi chef. Congrats, Keith, and thank you sa iyo sa mga tips mo. Thank you po, thank you. Salamat po, lives. Tayo magdasal. Thank you. Okay, dyan po nagtatapos ang ating episode. This is In a Nutshell. Until the next one, ako po si Ina. Bye, guys!